Malamig na ang hangin noong 24 ng Disyembre, at sa loob ng bahay ni Mang Tonyo, abala ang buong pamilya sa paghahanda para sa Noche Buena. Tradisyon na sa kanilang pamilya ang pagtitipon-tipon tuwing bisperas ng Pasko, lalo na't ito ang unang Pasko na wala si Lola Minda. Namatay siya noong nakaraang taon, at ramdam ng lahat ang kakulangan sa hapagkainan. Ano ba yan, anak? Ayusin mo naman yung salad. Paborito yan ni Lola Minda, baka magalit siya, biro ni Aling Nena sa anak niyang si Karen. Mami naman, huwag kang ang ganyan. Nakakakilabot, sabi ni Karen habang pilit na nag-iwas ng tingin sa lumang upuan ni Lola Minda, na nasa dulong-dulo ng mesa. Napayuko si Mang Tonyo, ang panganay ni Lola Minda, habang tahimik na inayos ang mga plato sa mesa. Simula nang mawala ang ina, hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot tuwing Pasko. Siya ang palaging abala sa paghahanda, pero ngayong taon, tila may bigat ang kanyang kalooban. Anak, ilabas mo na yung paboritong kutsara at tinidor ni Lola, utos niya sa bunsong anak na si Carlo. Ayoko, Papa, nakakatakot, baka paglaruan ako ng multo ni Lola, sambit ni Carlo habang nanginginig. Napatawa si Aling Nena, pero bigla siyang natigilan ng makarinig ng kaunting kaluskos mula sa kusina. Huwag nga kayong maingay, narinig niyo ba yun? Tanong niya sa lahat, habang nakataas ang isang daliri. Biglang nagkatahimikan, nakiramdam ang lahat, wala silang narinig kundi ang mahinang hangin sa labas. Nako, ano ba yan, Nena? Parang kinikilabutan tuloy ako, bulong ni Mang Tonyo habang sinisilap ang kusina. Wala siyang nakita, nagsimulang kumain ang pamilya, pero parang may kung anong mali. Lumamig ang paligid at pakiramdam ni Karen, may mga matang nakatingin sa kanila mula sa kanto ng silid. Papa, bakit parang ang lamig ng hangin dito sa loob? Tanong ni Karen. Eh, siguro naman hindi to si Lola, di ba? Pabirong sambit ni Mang Tonyo, pero halata sa boses niya ang kaba. Walang ano-ano, nagulat ang lahat nang biglang umuga ang upuan ni Lola Minda. Nagtayuan ang mga balahibo nila habang ang upuan ay dahan-dahang gumalaw, na para bang may umupo. Anak ng Tokwa, nakita niyo yon? Hiyaw ni Carlo habang nanginginig at hinahawakan ang braso ni Karen. Tahimik lang si Mang Tonyo habang pinipilit pakalmeyan ang sarili. Ngunit mas lalo siyang natakot nang biglang lumamig ang paligid at unti-unting bumukas ang pintuan ng kwarto ni Lola Minda. Parang may hindi nakikitang puwersa na nagtulak dito. Tonyo, narinig nila ang isang mahinang boses mula sa pintuan. Halos mapatili si Karen at si Carlo sa takot. Ngunit si Mang Tonyo, sa kabila ng kaba, ay sumilip sa direksyon ng boses. Sa dilim ng pasilyo, parang may nakatayong anino. Lumapit ito ng dahan-dahan, at sa bawat hakbang nito, mas lalo nilang nararamdaman ang malamig na hangin. Tonyo, bakit niyo inalis ang plato ko sa lamesa? Tanong ng malamig at nanginginig na boses, natiyak ni Lai kay Lola Minda. Bigla silang nag-uunahan sa pagtayo. Ngunit nang akmang tatakbo si Karen, naramdaman niyang parang may kamay na humawak sa kanyang balikat. Napasigaw siya, Karen, huwag kang aalis. Gusto kong makasama kayo, boses ulit ng kanilang yumaong Lola, ngayon ay mas malapit at mas malamig. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Mang Tonyo. Tumayo siya at tumingin sa direksyon ng tinig. Lola, ano ba ang gusto mo? Nanginginig niyang tanong, pero pilit niyang pinatatag ang loob. Gusto kong ipagpatuloy niyo ang Noche Buena, kasama ako, sagot ng boses, habang unti-unting nagkaroon ng anyo ang kanyang silwete sa lamesa. Parang nakatingin sa kanila si Lola Minda, nakaupo sa dating pwesto. Ang kanyang mukha ay malabo, ngunit nakikita ang galit at lungkot sa kanyang mga mata. Bakit niyo inalis ang upuan ko? Bakit niyo ako kinalimutan? Tanong ni Lola Minda, na puno ng hinanakit. Lola, hindi naman po namin kayo nakakalimutan, sagot ni Karen, ngayon ay lumuluha sa takot at guilt. Kung ganon, bakit niyo ako iniwan? Bakit parang hindi na ako parte ng pamilya? Patuloy ni Lola, habang ang kanyang anyo ay lumapit sa kanilang mesa. Bigla nilang napansin na ang kutsara at tinidor sa tapat ng upuan ni Lola ay gumalaw ng kusa. Tila may isang hindi nakikitang kamay na kumakain mula sa plato. Napaatras si Carlo at halos mabitawan ang hawak na baso. Lola, patawarin niyo kami. Hindi namin sinasadya, sabi ni Mang Tonyo, ngayon ay umiiyak na. Ramdam niya ang pagsisisi sa kanyang puso,
Muling tumingin si Lola Minde sa kanila. Ang gusto ko lang, ay makasama kayo ngayong Pasko. Gusto kong maging bahagi pa rin ng pamilya, kahit sa huling pagkakataon. Tahimik silang lahat, puno ng takot ngunit may halong awa at pagmamahal para kay Lola. Dahan-dahan nilang ibinalik ang plato, at sabay-sabay nilang nagdasal para sa kanyang kaluluwa. Habang tumatagal, unti-unting naglaho ang malamig na hangin, at nawala ang anyo ni Lola Minda. Tahimik na siyang nagpahinga, ngunit iniwan niya ang isang mensahe sa pamilya, huwag kalimutang alalahanin ang mga mahal sa buhay, kahit sa kabilang buhay.